Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinalaga si Senator Risa Ontiveros bilang bagong leader ng oposisyon. Si Ontiveros na nagsilbing akbayan party list representative sa Kongreso mula 2004 hanggang 2010 at nag-iisang miyembro ng oposisyon na nanalo sa katatapos na senatorial race ay nanumpa sa harap ni outgoing Vice President Lenny Robredo. Kumpiyansa naman si Robredo sa kakayahan ni Ontiveros para isulong ang mabuting pamamahala at isaalang-alang ang kakayahan ng maliliit o nasa marginalized sector. Tinuligsa ng Communist Party of the Philippines o CPP ang National Telecommunications Commission o NTC nang i-block nito ang 20 website na utos ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. dahil sa alegasyong may kaugnayan ito sa Communist Terrorist Group. Ayon sa CPP, pito lamang dito ang may kaugnayan sa kanila at sa National Democratic Front of the Philippines. Samantala, sinabi ni former Integrated Bar of the Philippines o IBP President Attorney Domingo Cayosa, lumabag ang NTC sa sarili nitong Rules of Practice and Procedure at People's Right to Due Process. Ayon pa kay Cayosa, isa lamang sa tatlong NTC commissioners ang lumagda sa nasabing kautusan at inabisuhan dapat ang mga nakalista upang mabigyang pagkakataong sumagot o kontrahin ang request. Dagdag pa niya, kailangan may kaakibat na ebidensya at susuriin ito ng NTC bilang collegial body bago maglabas ng desisyon o kautusan. Sa ngayon, wala pang pahayag si Esperon at ang NTC ukol dito. Ito ang sugatan kabilang ang 6 na miyembro ng Abu Sayyaf Group sa isang engkwentro sa Barangay Bagindan, Tipo-Tipo, Basilan. Ayon sa Joint Task Force Basilan, sumiklab ang sagupaan pasado alas 8 ng umaga noong Sabado sa Sitio Mapute habang nagsasagawa ng combat operations sa mga miyembro ng 18th Infantry Battalion ng Philippine Army. Rumesponde ang mga sundalo kasunod na rin ng sumbong ng mga residente sa presensya ng armadong grupo sa kanilang lugar. Ang mga bandido ay pinamumunuan ng isang pasil bayali na nag-o-operate sa lalawigan ng Basilan at tagasunod ni ASG Leader Abaas na nasa likod ng pambobomba sa Lamitan, Basilan noong isang buwan. 5 miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa militar sa Barangay Namnam sa bayan ng San Fernando sa Bukidnon. Ayon sa 88th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang sumuko ay mga nalalabing miyembro ng Guerrilla Front Malayag, Sub-Regional Command 2 ng North Central Mindanao Regional Committee na nag-o-operate sa kabundukan ng Pantaron Mountain Ranges na nakakasakop sa Malaybalay City at mga bayan ng San Fernando at Kabangsalan sa naturang lalawigan. Isinuko rin ng mga ito ang 5 matataas na kalibre ng baril. Nagpasya umanong sumuko ang 5 sa takot na rin na mapatay bukod pa sa nararanasang gutom at nais na rin ng mga ito na makapiling ang kani-kanilang mga pamilya. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.